Sino nga ba ang mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2022? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Annabel Amistad at sa kanyang anak na si Luis Cedric. Shoutout din kay Richard Yanuza at shoutout din kay Romulo Roldito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang pagiging leader ay isang responsibilidad. Nais ng karamihan, ngunit iilan lang ang kayang magampanan. Malapit na namang matapos ang termino ng nakaluklok na presidente ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Duterte. At panahon na naman ito upang suyuin ang mamamayan ng mga politikong nag-aasa muli na maabot ang pwestong ito. Karapatan nating mga Pilipino ang bumoto. Ngunit, sa panahong magulong sistema ng ating bansa, ay sino nga ba ang may kakayahan na mabigay ang solusyon ang kaliwat ka ng problemang ating kinakaharap? At bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay may nais lang akong itanong sa iyo. Sino nga bang napipisil mong posibleng maging presidente ng Pilipinas sa 2022? At ano ang dahilan kung bakit siyang nararapat na maglingkod sa mga Pilipino? I-post mo lamang yung sagot sa ating comment section. Maraming salamat po! Sa pagpapatuloy ng video na ito, ay ilalahad ko na sa inyo ang mga posibleng tumakbong pangulo sa taong 2022. Uulitin ko lamang, ito ay ang mga may posibilidad ng tumakbo bilang pangulo sa 2022. Nais ko lang din sanang irespeto natin ang opinyon ng isa't isa. Salamat po! Malamang ay kilalang-kilala mo na siya dahil sa dala niya ang apelyido ng kasalukuyan nating presidente. Sinasabi na isa siya sa posibleng maging one of the strongest contender sa presidential elections. Dahil sa manilunsad niya at pagiging leader niya ay mas naging kilala at nakahakot ng suporta mula sa ilang kilalang politiko sa Senado. At isa na nga raw dito si Senator Sonny Angara. Napabalitaan din natin na nung nakarang taon ay tutol ang kanyang ama sa pagtakbong ito ni Sara dahil sa posibleng masira ang image niya kung ipagpapatuloy niya raw ito. It does not have any benefits, but instead, it will only destroy her. Isang payo mula sa kanyang ama. Pero ngayong taong ito ay bukas pa rin si Sara sa kanyang presidential bid sa 2022. Sa ngayon, ay ayaw niya munang tawagin siyang the next president dahil maaaring maging target siya ng mga nagdanais din sa pwestong ito. Sino nga bang makakalimot sa ating kasalukuyang bisipresidente? Isa rin siya sa may potensyal na tumakbo sa pagkapangulo. Alam naman natin nung una ay nag-aalangan pa siya na tumakbo for public office dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa.
ang dating sekretary ng Department of Interior and Local Government. Ngunit dahil sa maraming sumusuporta sa kanya, ay nakumbinsi siya at isang paraan din ito para sa kanya upang ipagpatuloy ang advokasya at legacy ng kanyang asawa. Nabanggit din niya na anything is possible in 2022. At marahil ay tinutukoy niya dito ang pagtakbo niya bilang pangulo. Pero sa kasalukuyan ay nakafocus ang ating Vice Presidente sa kanyang anti-poverty program na Angat Buhay. Well, panahon na nga ba upang pamunuan muli ang Pilipinas ng isang babae? Siyang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa ambisyon niya ay ang muling makabalik sa Malacañang matapos ang tatlong dekada. Hindi siya pinalad bilang maging vice-presidente nung nakarang eleksyon. Pero posible nga bang sa pagka-presidente ang tadhana niya? Isa rin siya sa napansin kong matunog ang pangalan at maraming sumusuporta sa social media. Which is, malaki ang tulong nito para sa kanya. Dahil marami palang umaasa na ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama. Isa rin siya sa posibleng tumakbo sa pagka-presidente. Sa ngayon, ay siyang tumatayong assistant ng ating Pangulo. At alam mo bang nag-serve siya for about 20 years sa ating Pangulo simula pa lang nung nasa Davao pa ito? Suportado rin siya ng presidente. Marahil ay nakitaan siya ng potensyal nito. Isa sa kauna-unahang bill na naipatupad niya ay ang pag-institutionalize ng malasakit centers na nakafocus sa affordable and accessible na healthcare para sa mga Pilipino. Sa isang panayam sa kanya, nung nakarang taon ay hindi pa niya sinasara ang posibilidad ng pagtakbo niya sa pagka-presidente. Maaalala natin na tumakbo rin siya noon. Ngunit natalo siya ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa kasalukuyan naman ay siya ang chief ng PNP at nangunguna sa sponsored bills and laws curbing criminality, pagsisystemize ng PNP ranks at gayon din sa national ID system at iba pa. At ilan pa lamang sila sa mga kasalukuyang maaaring tumakbo bilang presidente sa 2022. Laging tatanda ng kasabihan na ang pinakamagaling na leader ay mapagmalasakit, may integridad, at may kakayang maglingkod para sa bayan. Nais mo bang mag-suggest ang topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito nang next sa mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.